acceptance ngayon, tapos arrange na yun. Ngayon, order sila ng medium. Bakit? Baba ko lang. So, yung 5 or 4.5 kilos. Actually, 5 kilo na yung nilalagay ko, or 7. Minsan nga, malampas pa. So, ito yung sukatan ko ng 4.5 or 5 kilos. I mean, 5 liters pala, hindi kilo. Kasi, ang medium dry natin pinapadala, tapos bulky siya. Diba? Pag bibili ka ng Perlite, tulad na ito. Kita ko sa inyo. Hindi siya per kilo. Per liter siya. Ayan, a liter. Per ano to? Perlite. So, bakit kaya per liter, hindi na lang per litro? Kasi nga, bulky, tapos dry siya. So, kaya pa nagbibenta tayo, ganun. Kasi kung kilo, lugi tayo sa shipping yan. Kaya ang ginagawa ko, tapos kung hugas-hugasan, mekus-mekus, kailangan ko naman silang pigain, patuyuin. Actually, hindi ko na pinapatuyo, pinipiga ko na lang. Kasi wala nang tayo magpatuyo eh. Maulan ngayon. Tsaka, gamit lang talaga natin yan ng ilang banlaw, tapos minsan TDS meter pa. Pero, huwag kayo masanay na pagdating gamit agad o sa inyo first. Kahit kanino kayo kumuha, kahit sa amin, bago nyo gamitin, gawin nyo ay inyong hugasan ulit or banlawan man lang. Kasi hindi nyo alam, baka tagal nyo na palang nabili yan. Buti kung kararating lang hinamit yun, pwede yun. Pero kung na-stock nyo na matagal, minsan nag-amaasim siya eh. Kaya nga maganda nakasako yan kung i-store nyo, tapos lagay nyo sa bubungan nyo. Para pag umulan, naarawan, mahugasan pa rin sila, tsaka ma-disinfect. So ayan. Ganito karami, siguro sapat na to sa 5 kilos. Tapos lagyan na natin din ang Perlite. Pagka na mag ma-handle kayo ng Perlite, okay hinga. Kasi maalikabok siya. Hindi siya pwedeng hingahin eh. Mas harmful siya sa baga nyo. It's more than enough. Wata yung tubig. At pagkasa na natin itong medium. Pagka mapapansin nyo minsan, wala akong available na wash medium. Kasi minsan wala na akong tubig panuhugas. O kaya yung daw nakaipon. May reverse osmosis na naman tayo ngayon. Kaya lang, minsan nakakaligtaan magpuno. Kaya yan, tinatanggal muna natin. Pero lagi tayong may stock. Ilang sako pa yan sa baba. Siguro nasa 15 pa, more or less. Kasi 15 sako na Sphagnum. May isang sako pa tayong mahigit na Perlite. So yan, habang nilalagyan natin ang tubig. So ipopost ko muna itong video at magche-check rin ako kung tama itong order niya, kasi umorder siya ng apat na pingikula, yung Aphrodite. Tingin ko dito magpo-propagate ito kasi apat eh. So ang ginawa ko, umuha ko ng dalawang indoor grown ko na Aphrodite. So flawless talaga yun, napakaganda. Tapos dalawang outdoor grown. Pag outdoor grown, medyo pakita ko sa inyo outdoor at indoor para may ma-picture out nyo. Ito yung mga outdoor, galing yan sa labas, papasok ko lang. So maganda rin, di ba? Pero ikanyan yung form niya. Pagka indoor naman at shaded, ganito yung itsura niya. Huwag sana umapaw. Pag shaded, ganito naman. Medyo leggy pero flawless yan, maganda. You know, kita niya yan. Pero konti na lang yung mga indoor ko. Pero kung ako sa inyo, rest lang naman yan. Pero ako mas gusto ko pa nga yun, outdoor. Pag indoor kasi medyo ganda lang pang picture-picture. Pero kung sa tibay at tibay lang, outdoor.
And pag dumating sa inyo yung pingikula nyo, gawin nyo ay patay natin tubig. Gawin nyo ay ano, acclimate nyo pa rin. Diligan nyo, mist. Tapos drain nyo yung media. So pangalawang ulan na malakas na, umulan ng mahina, dalawang beses, tapos dalawang malakas na ulan. So punong-puno na yung apat or tatlong IVC tank natin. Unti na lang yung plant natin ngayon, kaya enough na yung 3,000 liters. Meron pa tayong 1,200 liters dyan sa garahe sa baba. Pero hindi ko na nilagyan ng rainwater. Pang paligo na lang sa aso. Yung mga wastewater galing sa RO system. Yun dun yung lalagyan na namin. Yung mga gusto palang magpakabit ng RO system dyan, maraming mura sa Lazada kesa sa Shopee. Doon ako bumili. Tapos maganda pa yung quality niya, bago. Kasi dati nag-isip ako, second hand yung bibilang ko palpak eh. Kasi second hand na gamit na yun. So laspag na yung motor nun. Tapos, alamang mga duktungan nun, medyo may leak na kasi tagal lang hindi nagagamit. Tapos yung mga ano nun, mga filtration cartridge, gamit na gamit na yun. Kaya, tsaka yung pump niya, mahina na rin, nakita ko yung mga nabili ko second hand. Kaya binali ko na lang kasi hindi rin nakakapuno. Kahit magdamag mong paano, hindi nakapuno man lang na isang container. Kaya sabi ko, balik ko na lang. Kaya bumili na lang ako ng brand new. So, hindi naman ganun kamahal yung brand new. Inabot lang ng 5K. Ng pambahay lang yon, more than 1,000 liters per day. Ah, 1,100 liters per day. Enough na yun, pandilig at magkaroon tayo ng inumin sa sarili. Actually, kung dediretsuhin nyo ng pump yun, abutin pa kahit 300 liters a day, kaya na nung higit pa eh. Kaya lang, yung pump niya malalas pag agad. Kaya alalayo lang rin sa paggamit. Tapos pag ngayon, tag-ulan, halimbawa, pandilig lang naman sa halaman, hindi na ako nag-RO. Rainwater na tayo. So ayan, tignan nyo, kala nyo diba maganda na yung quality ng bugas natin na yan, pero pagka ginamitan nyo ng TDS yan, malamang mataas pa rin. Kaya maganda may TDS meter kayo sa bahay, kasi hindi nyo masabi, sabihin nila na wash na, sabihin nila na low PPM, legit sphagnumos, pero yung TDS nya mataas pa rin. Hala, gumana yun, pati gumana po ayan. Nabasa siguro to. So ayan, 74, 75 volt natin na para makita nyo. Pero ayan, makita nyo yan. So, abot siya na 68 to 75. So medyo mataas-taas pa yan. Kaya ang gagawin nyo, ano? Hugasan nyo uli yan. So hugasan uli natin. So, marami tayong tubing ngayon. Tayong magkuripot sa paghuhugas. So gawa lang kayo ng net, tapos tree. Lagyan nyo ng net. Para hugasan nyo ng paulit-ulit. Ang ginagawa ko nyan para sigurado ako na may mapunan ko yung need ng buyer. Sinusukat ko na sa ganito. Ito kasi yung takalan ko eh. Ito ay pag pinuto 7 liters. So dahil hinatihan ko lang ng konti, mga 6.5 na to. Kaya sobra-sobra po yun yung pinapadala ko sa inyong medium. Alam nyo na, hanggat may ipipribis tayo, nagbibigay tayo ng privis. Ayoko lang yung ano, masyadong demand. Hindi ko nga nabili, hiningi na agad ng privis. Utak yun, no? Ang gusto ko yung ano, yung kahit hindi nang hiningi, basta
Maayos kausap. Pag maayos kausap, kahit hindi manghihinang previous yan, sigurado may marireceive siya. Kasi ito, habi naman natin to eh. Bukod sa, kahit pa paano, kumikita tayo ng konti dito. Pero, it's more on, ano, kumbaga, sharing or hobby. So, ayan. Sasang-kasya na to. So, yung isa pinasosobrahan ko pa para kahit pa paano, ayan, maging matuwa yung bilis atin. So, ito, hayaan ko na to muna dito. Gagawin ko dyan. Nutrition. So, ayan, ang gagawin ko dyan, kukuha ko ng another container or basin. Inalagay ko dito yung quarter lang. Hindi ko nahugasan lahat kasi ayaw pa tayong ginagawa. So, ito lang hugasan ko muna. Isa pang galaw. Alam nyo ba, ang pwede nyo gawin para hindi kayo masyadong bulky yung inuhugasan nyo. Hugasan nyo lang yung sphagnumos. Ang perlite, pag bago, hindi kailangan hugasan yan. Mababa yung TDS niyan or halos wala. So, hugasan nyo yung medium hanggat bumaba lang bumaba. Tapos, halo nyo na yung perlite. Gusto nyo banlawan ng isa pa, di yun. Pero perlite itself, hindi siya high mineral. Ganda siyang soil conditioner sa mga carnivorous plant and other ornamentals. So yun, patay na natin. Sobrang tayo sa tubig. So para matesting natin, okay na to. Na natin. So umpisa tayo sa zero. So, ngayon, ayan, nasa 20 na lang yan or more. 21 na yan, 20.